Welcome to my channel! Pag-usapan naman natin ngayon ano-ano nga ba ang mga charms, herbs, at rituals na pwede niyong gawin at gamitin upang ma-attract ang salapi at kasaganaan sa buhay. Ngunit mahalagang paalala, ito lamang ay gabay, higit pa rin makapangyarihan ang pagdarasal at pananampalataya sa ating Diyos Ama, higit ang kanyang kadakilaan at kabanalan sa kahit ano paman. Ito ay para lang sa mga naniniwala. Hindi po dito nakasalalay ang lahat. Kailangan pa din nating kumilos, magdasal ng taimtim sa ating Diyos Ama. Bago nyo po ito gawin, kailangan ay bukal sa loob at buo ang paniniwala na ito ay magtatagumpay. Huwag itong gagawin kung mainit ang ulo o wala sa mood at mabigat ang pakiramdam dahil hindi rin ito e epekto. Narito ang ilang charms, herbs at rituals na makatutulong upang magtamo ng mga blessings at makamit ang masaganang pamumuhay. Ang iba dito ay nasubukan ko na kaya masasabi kong epektibo ito. Ngunit tandaan na anumang positive thoughts ay nakaka-attract ng positive energy. In short, bawal ang nega at may duda. Kung may pag-aalinlangan, makabubuting huwag na lamang itong subukan dahil magsasayang ka lang ng oras. Una ay ang wealth nuts. Kumuha ng yarn na kulay green habang iniisip na magkakaroon ng maraming pera. Ibuhol-buhol ang yarn ng 7 beses. Ang number 7 ay itinuturing na lucky number, ngunit ayon sa ilang turo, doble ang swerte kapag dinoble mo ang lucky number 7. Sa makatuwid, gumawa ka ng 7 set ng pinagbuhol-buhol na yarn, paalala lamang, huwag mag-iisip ng kahit anong negative thoughts habang binubuhol ang yarn. Panatilihin ang pagiging positibo at hindi matitinag na pananampalataya sa iyong goal. Kapag natapos mo na ang pagbubuhol ng yarn, itago ang mga ito sa wallet at huwag nang tatanggalin paraon. Ito na ang iyong lucky wealth nuts charm. Ang ikalawa naman ay ang The Blessed Change Jar. Ang gagawin nyo lang dito ay kumuha ng isang babasaging garapon. Ilagay ito sa lugar na makikita ng lahat. Halimbawa ay sa salas o sa kusina. Wala kang ibang gagawin kundi ilagay sa garapon ang lahat ng bariyang sukli sa'yo hanggang sa ito ay mapuno. Huwag gagastusin sa personal na pangangailangan ang mga naipong bariya. I-donate ito sa mga higit na nangangailangan upang madagdagan ang kapangyarihan ng iyong blessed change jar. Maaari itong palamutian ng gold or green na ribbon. Pwede ring maglagay ng iba pang simbolo ng kasaganaan tulad ng peso o dollar sign o kaya ay clover leaf. Maaari ring maglagay sa loob ng garapon ng ilang lucky herbs tulad ng pinatuyong dahon ng laurel o kaya ay ilang piraso ng cinnamon stick. Kapag na-donate na ang laman ng iyong lucky charm, punuin lang ito ng mga bariyang sukli sa iyo. Ang iyong blessed change jar ay maihahalin tulad sa isang power bank na imbakan mo ng mga pagpapala at swerte na pinadadaloy sa iyo ng universe. Mamamangha ka dahil mapapansin mong hindi ka mauubusan ng pera na tipong hindi ka magigipit at laging may nadudukot. Subukan mo at hindi ka magsisisi. In the end ay makakatulong ka pa kaya dodoble ang biyaya sa iyo ng universe. Ang ikatlo ay ang The Paid Bill Blessing. Ang wealth attracting trick na ito ay gagawin sa tuwing kinakailangan mong maglabas ng pera. Bago mo pawalan ang pera sa iyong kamay, bulungan ito ng ganito. Dodoble ang balik sa akin ng pera kaysa sa ilalabas ko. Pasimple lang itong gawin at tiyakin na walang makakakita sa iyo. Bulungan ito ng 3 beses. Ibuhos mo ang iyong damdamin at emosyon habang sinasambit mo ang mga salita na wari may buhay ang hawak mong pera. Makatutulong rin ang paid bill blessing upang magkaroon ka ng positibong outlook at maiwasan ng stress o panghihinayang sa bibitawang pera. Ang ikaapat naman ay ang palibutan ang iyong sarili ng wealth symbols. Palamutian mo ang iyong buong bahay ng mga wealth symbols. Sa front door, magsabit ng isang plastic bag o ziplock
bag na may lamang mga barya. Sa salas, maaari kang maglagay ng crystal bowl sa center table na may lamang mga barya. Pwedeng mag-display ng coin tray o kaya ay lapin Buddha. Sa kusina, magdikit ng mga paper bills sa pintuan ng refrigerator upang lagi mo itong makikita. Punuin rin ng prutas ang inyong center table. Sa kwarto, magdikit ng mga larawan ng mga magagandang bagay na gusto mong ma-achieve in the future. Maaari ka rin mag-print ng maraming pera o totoong paper bills at idikit mo ito sa wall ng iyong silid. Isa itong uri ng affirmation in visual form, kung saan kapag ang isang bagay ay lagi mong nakikita, ito ay ina-attract mo subconsciously at magugulat ka na lang, bahagi na ito ng buhay mo. Ngunit tandaan ang colors of wealth. Ang gold, silver at green ay itinuturing na colors of wealth. Ang iba ay itinuturing ring swerte ang color red. Magpalumuti ng mga bagay na may ganitong kulay sa inyong bahay o opisina. Subukan ding magsindi ng mga kandila na may ganitong kulay habang ikaw ay nananalangin na magkaroon ng maraming pera. At ang ika-anim naman ay ang mga lucky herbs. Matagal nang ginagamit ang mga lucky herbs bilang pampaswerte. Ilan sa popular na lucky herbs ay ang bay leaf o dahon ng laurel, basil leaf at cinnamon. Upang hindi maubusan ng pera, maglagay lamang ng ilang piraso ng tuyong dahon ng laurel sa iyong wallet. Upang makagawa ka naman ng lucky coin charm, maglagay lang ng 3 piraso ng basil leaf sa mangkok o cup at samahan ito ng isang barya. Itapat ang mangkok sa sinag ng bilog na buwan. Kinabukasan ay kunin ang barya at itago ito sa wallet dahil ito na ang iyong lucky coin charm. Maari din naman ang paglalagay ng cinnamon stick sa pulang pouch ay magsisilbiring lucky charm. Kaya pwede nyo rin itong gawin at ilagay sa inyong wallet. Iilan lang to sa mga charms at herbs na pwede nyong gamitin at mga rituals na pwede nyong gawin. Ngunit ang katotohanan ay napakarami pang pamamaraan kung paano tayo makaka-attract ng swerte. Harinaway makatulong sa inyo ang aking simpleng impormasyon na ito. Huwag makakalimot na i-like ang aking video, i-share upang mapanood ng iba at mag-subscribe for more videos. Maraming salamat po!